sa mga palo at bitaw. Tama, dahil ngayon, ipapakita muna natin kung ano ang proseso sa paglikha ng tari. Kaya ito na po, panoorin natin. Ngayong linggo, alamin natin ang proseso ng paggawa nito mula sa ating kaibigan na si Arnel Bendero. Gamit ang kanyang tried and tested na Carnage Rainbow Cobalt Steel bilang tari, ituturo niya sa atin ang step by step na paggawa ng garol at pagkabit ng tari dito. Ito po yung unang proseso natin, paggawa ng garol. Kailangan bagahin muna siya. Pag makita po natin na pulang-pula na po yung bakal niya, saka po natin ikakat. Ganito po pagputol, mga katataan. After po natin maputol, balik po natin doon para bagahin ulit, para ibalik dito at dito na natin hihiwain ng maliliit. Pinuputol na po natin ng maliliit at diyan na po, umpisa na po natin para ma-forma po, gawa na po tayo ng garol. Umpisa na po natin paggawa ng garol. Ibalik po natin siya, papainit po natin ulit doon. Kailangan po gamitan natin ng bluer para po mas lumambot yung bakal at mas mabilis. Para pag mabilis na proseso paggawa ng garol. Ganito po mga katukaan. Para poporma na po tayo. Ayan na po yung pinaka tinidor niya. Poporma po natin. After natin maputol, ayan po, may hiwa na po siya. Babagahin po natin ulit. Para po, yun na po. Gagawa po tayo para magiging yun na po siya. Ito na po yung final proseso sa paggagawa ng garol. I-align po natin siya. Kailangan po ilagay po natin diyan sa pinakahulmahan niya para po almost same yung buka ng garol niya. Yan po, diyan po nagbabase yung buka ng garol, na almost uniform siya. Mga katukaan, umpisa na po natin linisin yung rough garol bago po natin isalpak yung blade. Ito na po yung semi-finish. Pwede na po natin siyang hiwain bago isalpak natin yung blade. Ito po mga katukaan, isasalpak na po natin siya dito sa garol, yung blade. Para po maging pantay po yung point niya, meron po tayong, ito po yung, dito po namin yung guide. Dito po namin may sukat, dito po namin nilalagay bago po hinangin. Ginagamitan po natin siya ng bronze rod, nabibili po sa hardware. Ito po mga katukaan. Ito po, burax. Kailangan i-ano natin sa burax para po natutunaw yung bronze rod at talagang pumapasok po doon sa butas. Pagkatapos po nating hinangin, para po malaman natin na maganda yung pagkahinang niya, ibabagsak po natin siya. Kapag po maganda yung tunog niya, ibig sabihin po noon, maganda po yung pagkahinang niya. Sigurado po, nandun po talaga yung tibay ng hinang. Pagkatapos po, na-check na po natin na maganda yung tunog niya, balik na po tayo dun sa makina para linisin po itong pinaghinangan niya. Ito
Ito na po, mga katukaan. Malinis na po siya. After po nito, i-align po natin. Ito na po, mga katukaan. After po na na-align na po siya, lalagyan na po natin siya ng talim. Yung pinaka-chan niya po. Ngayon, dito po tayo sa finishing. Ito po yung pinaka-importante sa sandata po natin. Kailangan pong matalas. Ito na po, final. Pagbabasyada na po. Ito po yung dalawang klaseng garol po natin, yung finish product po natin. Yung isa may ring at yung isa walang ring. Bago po natin ipadala yung tari, bago padala natin sa mga customer, itatagis po muna natin dito sa gamit po nating sharpener. Ito po ay FDEC made in Germany. Pag ito po ay kapit na po, kumakapit po sa dito sa kuko. Pag yung dulo, kumakapit po siya. At ito naman po, ay yan, kumakapit po siya. Ito po, malalaman natin, matalas na po yung tari natin. Masusubukan po siya, kumakapit po siya. Maraming salamat, Arnel, sa pagbahagi ng iyong tari making skills.